Yes, so pass muna. Thank you, Cheryl and Paolo. Good morning, mga kapatid. Pagkatapos ng mga maiinit na balita, hot soup naman ang aming handa na perfect sa malamig na panahon. Kaya naman, sit back and relax dahil sa kusina ni Chang, 1 week nating iluluto ang iba't ibang sinabawang ulam. Ayan, para sa Buena Mano recipe for this week, mga kasama natin si Chef Jeremy Fabia ng Takeout and Chef versus Mom, at magluluto kami ng chicken banakol. Good morning, Chef! Good morning! Hi! So nice to have you. Oo, hindi ka na namin nakita last week. Oh, but at least this week, you're here with us. Ayan. So I'm so excited to make this banakol, di ba? Bakit banakol, Chef? Banakol, well, traditionally kasi sa mga Ilonggo or sa cuisine ng mga taga Iloilo, binakol ang tawag nila. Yes. Parang similar sa tinola. Oh. Pero ako, ginawa akong binakol, banakol, kasi nalagyan natin ng saging na saba. At hindi lang yun, ha? Hindi lang yun po ang twist ng dish na ito dahil buko juice po ang gagamitin ni Chef. Tama. Nasabaw. Napakasarap na ito. Saka may buko meat na rin siyang kasama. So yung mga ingredients lang natin dyan, we have your... ito, yung ating chicken thigh fillet. Okay. Thigh fillet kasi para pag yung karne mas malapit sa buto, mas malasa. Mas malasa. Okay. Our white onion, garlic, our ginger, lemongrass. Oo. And our chicken stock. Ito yung buko juice natin. Kasama na rin yung meat. And then yung ating saging na saba. Okay. And then yung malunggay. And of course, salt and pepper. And vegetable oil. Alam ko na ingredients pa lang, hindi mo pa niluluto, Chef. Alam ko nang masarap ito. At hindi lang masarap, healthy pa. Yes, kasi tama. Buko, banana, malunggay. Tama. And hindi tayo masyado magagano. And chicken. Okay. Simulan natin? Yes, please, Chef. We're all ready. So magpainit na tayo ng mantika. Okay, a little bit of oil. Yeah. Ayan. I'm using vegetable oil para neutral yung lasa niya. All so, right. Magigisa lang tayo ng sibuyas. Mm-hmm. Painitin muna natin. Okay. Ito, reminder lang po mga kapatid, habang hinihintay natin uminit ang ating pot, sa pagpili ng buko po na gagamitin sa pagluluto, piliin ang may color green pa na husk. Ibig sabihin kasi nito ay mura o bata pa ang buko. Kapag brown na kasi po, no, little old na po. At hindi na pwedeng gamitin yung laman dahil matigas na po ito. Siguraduhin din na hindi malauhog o masabaw na klase na buko ang gagamitin para buo pa rin yung laman na gagamitin sa pagluluto natin sa recipe na ito. Ayan, so sibuyas po muna. Okay. Onions. Okay. Alright. And then garlic. Garlic. At perfect talaga dahil mga kapatid, napansin nyo ba ang lamig ng panahon ngayon? Tama. Lalo na pag umaga. At saka hindi lang yun, ano, Grace. Ano rin, kakatapos lang na dinagyang. Diba? Yes, of course. At tama. Dahil meron itong ginger at chicken, ito yung pampainit na katawan na pagkain, tama. Diba? Kaya pag, diba, pag may cold tayo, chicken soup. With ginger. With ginger, oo. Perfect aromatic din natin yan. Yes, it's very pungent, right? At syempre, malunggay. Very good for our immune system. Yes, that's our miracle plant, our miracle tree. Yes, it is. Kahit ano, pwede mo lagyan ng malunggay. Kasi, di ba, parang yung flavor naman niya bumabagay sa mga... May malunggay pesto na nga eh, di ba? Oo nga eh, very healthy. Natikman ko yan, masarap din. Oo. Right. So, ibu-brown lang natin ito ating chicken thigh fillet. So, ibu-brown natin yung chicken muna. Okay, sa oil. Okay. Wow, that looks so yummy already. Alright. Okay. Sa side. Okay. Sarap. Season natin siya ng a little salt. Salt and pepper? Yep. Yung pepper liter na lang. Okay. Pag ano. Alright. Pag may soup na. Ready? Okay. Mga ilang minuto lulutuin yung chef. Ay, chef. Lulutuin yung chef. Lulutuin yung chicken, chef. Kasi ibu-brown natin, di ba? Yeah. Ah, okay. Mga siguro mga 2 to 3 minutes. So, bilis lang naman siya. And besides, lulutuin naman siya sa broth natin. At so, dahil, maluluto din siya. Oo, at dahil ginamit ni chef kasi po dito ay fillet nung thigh. Mas mabilis siyang lutuin kaysa sa kung may buto ito. Napakatagal talaga lutuin ang chicken thigh na may buto pa. Saka para mabilis na siyang kainin, di ba? Oo, mabilis kainin. Mga wala pang 2 minutes, ubos na. Oo, di ba? Right. Okay. Next, so we're just browning our chicken and then... Una so muna natin. Siguro, ito. Siguro for everyone, soup ladle ng ating... Ayan, yung chicken broth. Okay. Dalawa nito. Ah, so one scoop. Chicken stock. Okay. Two scoops ng buko. Yeah. Juice. Na yung laman pa. Kasama rin yung laman. Wow. Actually, lahat na natin ito.
Lahat na natin. Lalahat na natin? Oo, sayang naman. Dagdagan na lang natin yung ano chicken stock. Yes. Ah, ito. Actually, very similar ang lasa ng... ayan pala yung chicken stock natin. Ayan. Thank you. Okay. Ah, wow. Naamoy ko na yung chicken, yung onion, yung garlic. Talagang yes. Yung mga aromatics natin, it's all in there. Alright, so and, next, lagyan natin lemongrass natin. So, okay. Para mabilis mabuksan yung ating lemongrass, what we do, hampas mo lang siyang ganun. Yes. Oh, mga nanay, pag na-stress kayo sa mga mister ninyo, dito na lang sa kitchen. Yes, buhos na lang sa lemongrass. Oo, sa lemongrass na lang. Yeah. So, you just put one sprig. Yes, pwede. Ah, pwede, yan pwede na rin. Pwede na, oh, yan. Sayang naman. Okay. So, sprig okay. of lemongrass. O sa Tagalog, tinatawag natin itong ano, ano ba ito, chef? Sa tanglad. Tanglad. Tanglad, oh. Yes. Oh, so, next. Banana! Pa-simmer lang muna natin siya. Okay, so you simmer it first, mm-hmm. and then next na ilalagay natin ang banana. Saging at yung ating malunggay. Malunggay, syempre. Okay. Oo. Alright. So, mga, siguro mga 5 minutes, it should come to a boil? Yes. Okay. Cover lang natin siya. No, wala yung cover ko. Pero sige, siguro mga roughly around 5 to 7 minutes, lagay nyo na yung saging na saba, okay. and then yung malunggay yung lagi natin ilalas para hindi siya mangitim, no? O, tsaka ayaw natin i-overcook ang mga veggies natin, tama. Lalo na yung mga nutritious ones, okay? Ayan. Ito mga kapatid, here's our delicious chicken banacol. O, di ba? Yes. Na napakadali lang gawin, napakasarap, napaka-healthy, at perfect talaga sa malamig na panahon natin ngayon. At tutuloy-tuloy ito hanggang February. So, ayan mga kapatid, very nutritious na chicken banacol natin. Yes. At para i-judge ang ating sinabawang ulam, andito na, syempre, ating ka-club for our Tiki Man Portion! Yay! Our favorite portion, di ba? Okay, yes. So here we are. Ay, sarap soup. Mainit-init pa to kasi we just got it out of the pot. Yan. Perfect okay. Sa umagang malamig. Yes. Lalo na walang nagpapainit. Yes. Eh, ako lang yun eh. Oo nga. Kami eh, kaya meron eh. Pero patikimin mo na rin kami. Yeah. Oh, sis, ano? Oh, here you go. Ay, oh, yun ang... Okay. Ayan na pala, ayan na. Oh, ito malalain. Ay, oo nga pala. Sorry po, sir. Kayo na po dyan, okay? Mainit pa, Grace. Yes. Pero chef, tatanungin ko lang, after you put the banana, how many minutes bago mo ilagay yung malunggay tapos i-turn off mo na yung fire? Siguro mga 2-3 minutes pwede na. Ah, tapos okay. Pag, I suggest that pagkagamit sila ng buko meat, huwag yung malauhog kasi pag yes. nainitan siya, gelatinous na siya. Gelatinous na. Mas maganda, mas maganda. What can you say? Pero laki ng kutsara mo, ha? Okay naman. Tignan mo yung sa bahay ko. Balit pa ka. Ito na yung sinasabit sa wall and then you just take it out when you eat. Kahoy. Gawa sa kahoy. Hindi ko sa Baguio. Ayan po mga kapatid, bukas abangan ninyo ang Tuesday Sinabawang Ulam Recipe kasama si Tita Lali, mommy niya. Yes. Favorite namin ng family niyo, di ba? Gamit ang paboritong seafood ng bayan, ang tahong. O yan, dyan lang po kayo magbabalik ang Good Morning Club. Kahit ito na pwede lang. Pwede na siya. Sinola, no?